Magandang araw mga ka-Pinoy. Welcome sa isa na namang edition ng ating interview. At sa araw nito ay ang ating mga kaugnayan na isang batang bata at hindi lang batang bata, isang magandang crown manager, the newest crown manager of Edmark International. At sa pamamagitan po ng ating interview sa kanya ay ating malalaman kung ano ang kanyang mga insights sa mundo ng pagninegosyo, especially sa multi-level marketing business. At nais kong ipakilala sa inyo ang latest newest crown manager ng Edmark. Walang iba kundi si Lisa Ababa. Lisa, how are you? Mabuti po. Welcome to Asensio Pinoy. At kanina nga ay tinatanong kita kung ano ang iyong mga naging background before you came into Edmark. So full-time missionary po ako at the age of 19 years old. Nag-start po ako ng ministry ko. Then at the age of 21, napagkatiwalaan po akong humawak ng isang congregation. Yung pagiging bata mo sa pagsisimula ng isang congregation, hindi ba naging sagabal yun to head a big organization? Parang tingin ko napakabata ako pa para humawak ng ganong uri ng responsibilidad. Pero nga po, dahil nga Lord ang naglagay lahat ng bagay na kaya ko. Although sa simula nga, mas matatanda, hindi ganun kadaling magsasubmit. Ba't sila magsasubmit sa mga bata pa? Na-overcome ko po at na pamahalaan ko naman po ng maayos yung ministry na naipagkatiwala sa akin. So ang mundo mo ay from ministry to Edmark? Yes po. Diretso ka na sa Edmark? Wala ka na ibang maging trabaho or business? Opo, wala po akong ibang background pagdating sa work. At the time na yan, nasa ministry, dumating po ako sa point na parang may ibang cry out sa puso ko. Sabi ko, Lord, ayokong magkamali. After 1 year, nilagay niya sa heart ko na willing na yung makarating ako dito sa Edmark. And how did it happen? Kasi sa isang church na inaatinan ko, may isang kapatiran doon, kapatid din ni Mr. Danilo Laping. Then, isang araw, shinare niya po sa akin yung product na Shake Off. Before, nagtry ako ng mga Chinese, yung binibili ba sa Chinese drugstore. Nagkataon po yung natry ko, kamuntik akong ma-dehydrate. That day, hindi ako makabangon, tapos para akong mamamatay. Nagkaroon ako ng negative thinking about food supplements, hindi na ako naniwala. After taking that product, which is the Shake Off, after ng 4 sachets, gumaan yung pakiramdam ko. Then 1 month, tuloy-tuloy yung chlorophyll, unti-unting natuyo yung tigyawat ko. Bumilib po ako sa product. Hanggang sa nangyari po yun September 2006. Then December 2006 po, nagkaroon po ng problema papa ko. Supposedly po, dapat idadialysis siya kasi may diabetes daw siya. Late na namin nalaman that year lang din, December 2007. Tapos ang sabi sa kanya ng doktor, agad, palyado na yung dalawang kidney mo. Naniniwala nga po kami na ang Diyos sumasagot sa panalangin. Nag-pray po kami. Then after that, pumasok sa isip ko na, bakit kaya hindi ko ipatry kay Papa yung chlorophyll? After 3 months, continuous use ng chlorophyll, alam niyo po, yung findings niya, hindi po natuloy yung dialysis niya. Hanggang ngayon, 2010 na, ilang taon na nakalipas, 4 almost 4 years, wala pong dialysis na nangyari. Namuhunan ka ng 2.5. After 3 months, kumita ka ng 25,000. Opo, nang hindi ko namamalayan, ang tawag ko nga pa dun eh, blessing, kasi not working pa ako that time na yon. Then nagkaroon ako ng heart, sabi ko, kung may magandang na itutulong to sa kapwa, eh mas maganda na mas maipamalita sa iba. Emerald po ako sa bag ng Diyos. Then from Emerald, nag-crown manager po ako. Kasi pag sinabi natin crown manager na, in-expect natin mga 2,000 or more ang mga downlines, di ba? In your case, iba naman ang nangyari, hindi man ganun karami, pero probably what we can say is you may have what we call the quality members. Opo, nag-crown manager po ako, ang downline ko po is nasa 800 lang po. Would you say, Lisa, na itong Edmark business is a kind of business na kumikita ka na nakakatulong ka pa? Opo, at isa nga po yung sa niyakap ko, dahil mission nga po ng Edmark, we are fully committed to help others succeed in health, wealth, and total well-being. Isa lang po ang mensahe ko, totoo nga na ang Diyos ay hindi nagtatapos sa kanyang ipinangako. Lahat tayo ay sinilang magtagumpay. Kailangan lang nating alamin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin at pagyamanin kung ano yung talentong binigay niya sa atin at doon niya tayo pagpapalain. Well said, mga Kapinoy, napakagaling.
napakaganda po ng ating experience with Lisa Ababaw. Thank you very much for sharing your life and story at for teaching our viewers yung mga makakatuwang mga bagay na pwede lang kapulutan ng aral upang sila ay tulad mo, umasenso sa buhay. Yan po mga Kapinoy ang ating interview with Lisa Ababaw, ang latest crown manager ng Edmark International. So thank you very much, Lisa, for sharing your life and story. At sana po napulutan nyo ng aral ang ating interview for today. Asenso Pinoy! Pinoy Outspoken!